Good day mga ka-riders. Today po, ang ituturo ko naman po sa inyo kung paano i-rebuild itong rear disc brake caliper po ng Raider 150 po natin. Kung mapapansin ninyo, meron na siyang play. Bali, meron na siyang alog. Kadalasan po ninyong mapapansin ito kung dumadaan kayo sa malubak na daan. Bali, sumasabay ito sa kadena. So today po, papalitan po natin lahat ng mga rubber parts niya. Itong rubber bushing, tapos pati yung gasket na rin ng piston po natin. So ito po yung nabili kong rear disc brake na caliper kit. So 50 pesos lang po yung bili ko nito. Nakaraang video ko po ay nagbi-bleed ako ng walang bleeder screw na ginagamit. Kasi itong bleeder screw ko po ay nag-stuck up na siya. So today, tatanggalin po natin ito gamit ang welding machine. Balilagyan natin siya ng bakal dito sa dulo, tapos i-weld po natin siya para maikot natin. So before po natin gagawin yan, tatanggalin mo muna natin itong gulong para matanggal natin itong brake caliper po natin. So, nasa maayos pa na condition yung brake pads. Medyo makapal pa siya. So, pwede pang gamitin. So, alin na 5mm yung pangtanggal natin doon sa axle niya. Nakakabit po doon sa brake pads po natin. So susunod naman po natin tatanggalin ay yung bracket po niya. Tapos yung piston, bali ipapump po natin para mag pump out po siya. Yan, ipapump lang po natin hanggang sa luluwa na siya sa kanyang cylinder at pwede na natin siyang mahugot. So magready lang po tayo ng tabo sa ilalim para hindi matapon yung lumang brake fluid. So ang susunod naman nating tatanggalin ay yung brake hose. So bali, balik lang po natin yung bracket. Tapos lagyan po natin ng axle para hindi tayo mahirapan tanggalin yung banjo bolt kasi medyo matigas yan siya dyan. Ayan, tanggal na siya.
So yung rubber bushing po niya ay nagkaroon na siya ng butas. Bali napunit na siya. Kaya nagkakaroon ng alok. So kailangan na siyang palitan. So yung primary gasket po niya ay papalitan na rin natin. So sungkitin lang po natin ng maliit na flux scope. So yan yung primary gasket. So sunod naman po is yung secondary gasket naman niya. Yung medyo maliit. Pagkatapos po ay pwede na po natin siyang linisan. Yan. Karoon na siya ng corrosion. So meron ng taya. So linisan lang po natin gamit yung gasolina para matanggal po yung lumang brake fluid niya sa loob. Tapos matanggal na rin yung lumang grease. Tsaka yung mga kalawang niya sa loob. So after naman po nating tatanggalin ay yung nag-stack up na bleeder bag. So bali po papatungan ko lang siya ng bakal doon sa dulo. Then i-weld ko natin ng maigi para matanggal po natin siya. After ko mabuhusan ng tubig, itatry natin siyang i-twist. Try natin i-coating. Medyo matigas na. Yan. Yan. Tanggal din. So, nag-start na siyang umikot. So, i-grind lang po natin para matanggal po natin yung bakal. So after matanggal po yung bakal ay susunod naman po natin tatanggalin yung mismong nag-stack up na bleeder bag gamit po ang vice grip. So kahit na umikot na po siya, mahirap pa rin siyang tanggalin. Siguro sobra yung corrosion sa loob. Yun yung kalawang niya. Kaya pala hindi na siya umiikot kahit anong gawin. So ito na po yung caliper po natin. Bali wala naman pong damage na nangyari maliban lang po sa kunting tuklap sa pintura malapit po doon sa thread ng bleeder screw po natin. So, sprayan lang po natin ng WD-40 before natin i-install yung bagong leather bag niya. Tapos po ay pwede na po natin ibalik ulit yung clip niya. So lagyan lang po natin ng grease para po hindi magkaroon ng rust. Para maprotektahan po natin yung mga parts niya. Kasi kung hindi mo siya lalagyan ng grease, magkakaroon siya ng kalawang. So install po natin yung bagong rubber bushing niya. So ito po yung bago natin. Yan, lagyan na po natin ang
face para hindi magkaroon ng kalawang. Yung rubber boots naman niya. Third naman po ay yung primary gasket po natin. So kapain na po natin sa kamay. So madali lang po siyang ilagay sa loob. Yung secondary na gasket naman po yung ilagay po natin. So after that, before po natin ilagay yung piston, ay basain po muna natin ang brake fluid para maiwasan po natin magkasgasan yung cylinder po ng brake caliper po natin. Yan, basain lang po natin ang brake fluid, pati din yung cylinder niya. Para madali lang po siyang ipasok sa loob. So dahan-dahan lang po. So bali i-polypress po natin siya. After naman po ay pwede na po natin ibalik ulit yung brake pads po natin. So makapal pa naman. Pwede pa natin siya magamit. Tapos yung axle naman niya. So pwede na natin siyang ibalik ulit. So pagkatapos po natin maikabit yung gulong ay pwede na po natin ibalik ulit yung brake hose po natin. So yan, ibalik na po natin yung brake hose. Pagkatapos po ay pwede na po natin siyang i-bleed. Natin yung reservoir po niya para matanggal po natin yung lumang brake fluid po sa loob. So ang gagawin po nating technique sa pag-bleed ay reverse bleed pa rin po, which is nagsisimula doon sa leader screw papuntang reservoir po natin. So hindi lang po natin siya tatakpan ano, balilagyan lang natin ng kunting singaw para hindi mahirap ipump yung brake fluid. So ganit po, ganun pa rin yung method po na ginamit ko. So syringe pa rin, tapos 20 ml, then ipasok lang po natin doon sa leader part.
bali po ang mangyari po niyan, yung brake fluid hose doon sa loob na syringe ay mapupunta po siya doon sa reservoir po natin. So expected po natin, no, na marumi yung brake fluid sa loob ng reservoir. So papalitan lang po natin ng bago. So don't worry mga ka-rider, no. Hindi yan siya magkakaroon ng bubbles dahil puno na yung hose niya sa brake lines. So pwede na po natin tanggalin yung sirens at saka higpitan yung bleeder scope natin. Tapos yung reservoir po natin ay dagdagan lang po natin ng brake fluid. Papalitan natin ng bago. Yeah, pwede na po natin siyang takpan ulit. Tapos ibalik po doon sa dati niyong pwesto. So ganun lang po siya kadali, ano. So pati pagbi-bleed, easy lang po. So nasa dalawa, tatlo or apat lang po yung pagpapump lang na ginawa natin dito. So after that is pwede na po siyang gagana ulit. So dyan po natapos yung pagre-rebuild po ng rear disc brake caliper po natin. So pati yung stuck up na bleeder valve ay natanggal na po natin. So balik po sa top condition yung rear disc brake natin. So mga ka-rider, aabangan nyo po yung next vlog ko po dahil tatanggalin po natin yung clutch basket po ng Raider 150 po natin na walang gagamiting special tools. So mga ka-riders, kita-kits po sa susunod kong vlog. Sana po nakatulong po sa inyo yung video.